Maaari sa sarili ko, ako masusunod, ako bahala, ako lang. Kaya nga meron pong isang magazine, ang front cover, ang nakalagay doon eh, me generation. Kasi ngayon gano'n eh, puro selfie, puro self, di ba ba? Puro self ngayon eh, parang ngayon. So ngayon, kapatid, sa puso natin, sinong nakaupo sa trono? Pagka yung self natin ang nasusunod, palagi, ibig sabihin, hindi pa rin si Lord. Handyan si Lord sa buhay mo, maaaring tinanggap mo, kumbaga sa sasakyan, para maintindihan nyo, hindi siya yung nakaupo sa driver's seat. Amen? Amen na ba? Para mas klaro, handyan si Kristo, pero pasaheros. O kaya, katabi mo. Pero hindi siya yung nakaupo. Pero, mas maganda mga kapatid, kapag siya yung driver ng buhay. Amen! Sino ang gusto niyong pasahero? Ikaw o siya? Ako. Ang pasahero. Ako ang pasahero. Ha? Sino ang gusto niyong driver? Sino ang buhay natin? Kasi, pag si Kristo ang nagmamaleo sa buhay mo kapatid, hindi ka mapapahama. Amen? Hindi ka mamaleo ng desisyon kasi siya ang nasusunod. Eh, siya, aba, dadalhin ka niyan sa tama. Pero kapag ang nasusunod, ang nakaupo sa puso sa trono mo, ang sarili mo, eh yung self, delikado. Dadali tayo niyan sa kapahamakan. Kasi yung gusto natin yung self, eh ano na yung mga tao ay puro self eh, di po ba? Self-righteousness, self-glorification, self-exaltation, self-pride, self-pity, puro self. Selfishness. Eh, ang kaya sinabi ni Lord, sabi ng Bible, the Bible says na si Kristo ay kailangan maging Lord of your heart. Maging Panginoon siya sa puso mo. Huwag mo lang siyang tanggapin bilang Savior. Kasi maraming Kristiyano, tinanggap nila si Lord bilang Savior. O si Lord, Savior ko yan. Pag aking may sakit, Savior ko yan. Pag ako yung nasa aksidente na may problema, si Lord, nililigtas ako. Pag ako'y matinig pangailangan, si Lord, nililigtas ako. Tinanggap nilang Savior, hindi masama. Pero dapat, tanggapin mo rin siya bilang Lord. Sabi niyo, Savior and Lord. Savior and Lord. Kasi pag sinabing Lord, siya yung nasusunod, siya na yung master. Siya na yung boss. Amen. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So every Christian must be committed to God. Ano yung G? God's Word. Dapat committed ka sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen ba? Amen. So, para madali yung tandaan, every Christian must be committed to God, to God's Word, sa salita ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, kapag committed ka sa Word of God, aba, lalago ka. The Word of God is perfect for reviving the soul, ang sabi ng Panginoon. The Word of God, ito po, it gives life, understanding, revelation. Salamat po. Kasi eh, talagang lagi akong naalala. Thank you. Salamat po, Ate Eva. Praise God. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Alam niyo, mga kapatid, number one, every Christian must be committed to God. Ang God, God's Word. Ang O, obey God's Word, and D, yung dream. Okay, mangyayari yung bagay na yan kapag committed ka sa God. Ano yung God? G, stand for God's Word. So, sino sa inyo kapag ka nakikinig ng Word of God, eh, ikaw may buhay na buhay? Amen! O pagka oras na ng preaching, eh, ikaw ay naantok. Wala na dito eh. Pastor, ikaw wala kasi gagigising lang eh. So, sa totohanan ha, si sister ito, si sister, ito walang tulong. Walang, laging, ang trabaho niya, ano oras? Ang simula mo? Alas 11 hanggang alas 9 ng umaga, walang tulong niya. Gabi-gabi, araw-araw niya. Dalawang taon hindi natutulong niya. Pero tingnan niyo, glory to God, ha? Oh. Aba, hindi ko nakikita na ako katulog dili. Kontuwa pa nga. Kumakating pa ng morning devotion. Yes! Palakpakan natin si Lord. Amen? Yes!
nakakalito ka. Alam niyo, sabi ko, bakit kaya pag kami mga Christian sa loob ng church, at ito'y katawiran ng iba, yung mga mga pastor, pag kapiluha ko na yung Bible, lalo, pag sinimula ko ng buksan, si Satanas naman, nag-aalimbiti na sa akin mata. Meron, meron ako. O yung pagkuha pa lang ng Bible para basahin. Hirap na, kung niya, nasa na nga yung Bible ko, hindi ko naman buwag na lang. Pagkuha pa lang yun. Eh, lalo na, nung hawak mo yung Bible, nung binubuksan na. Struggle na, ano? Napasahin ko kaya ito. And ganito, bigat. Oh, bigat yung tindihin ito. So mga kapatid, kapag ka wala kang commitment sa pagmamahal sa Diyos, hindi mo mamahalin ang salita ng Panginoon. Sa bukong ni Nehemiah chapter 8, ang pinakamahabang magturo si Ezra. Nagturo siya ng 6 oras. Binasa ang word of God, 6 oras. Ang tao, gising na gising, tuwang-tuwa, nagtataas ng kamay, umiiyak, lumuluhod. Basahin niyo po, Nehemiah chapter 8, wala lang po akong time na basahin. Pero nakikita niyo po, si Nehemiah, sabi ng Bible chapter 7 verse 10, he is committed to study the word of God and to observe the word of God and to teach the word of God. So si nakikita niyo po yan si Ezra. So kaya ho, kapag committed ka sa Diyos, it's a committed ka sa Word. Because John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So hindi ka po pwede committed ka sa Word, sa God, ay basta Lord, committed ako sa iyo. Pero sa Word of God, hindi pwede yun. Kasi ang Panginoon, siya din po ang Word. One of His name, ang sabi ng Book of Revelation, His name is the Word of God. So, pag committed ka sa Panginoon, dapat, pag nakikinig ka ng Word of God, may kalalakad ka. Amen. Alam niyo, masabi niyo, Nehemiah chapter 8, ang mga tao, 6 oras, 20 to 30,000, buong town, nakinig ho kay Ezra, hindi ho ko konti. Maghapon yun. Pero ang tao, alay na alay. Pero dito naman sa church ngayon, nakikita mo yung walang commitment. Nagsisimula pa lang si pastor, introduction pa lang, inaantok na. Pero ngayon, wala. Kasi kagigising lang. So, amen? Pero pag committed ka kapatid sa Word of God, aba, hindi ka lang nakikinig, nagle-lecture ka pa. Amen. Hindi ka lang nagle-lecture, pinapalikan mo pa sa bahay, yung sinusulat mo. Amen. Kamukha ng Berean Church. Sina niyo po yung Berean Church sa Book of Acts, nakikita niyo. Sina lang po pagka nagtuturo si Paul, yung pinakikinggan, sinusulat, tapos pagdating sa bahay, sinasaliksik, pinag-aaralan, araw-araw, binitingnan pa kung tama ang tinuturo. Binabalikan nila. Hindi mo ba, ganyan dapat tayo ka-committed? Eh tayo, sobra tayong committed sa Facebook, sa ating, binabalikan yung 2013 na post, binabalikan pa yun. Oh, yung mga nakararaana, alam na, kabisado lahat ang comment. Kabisado lahat ang mga. Pero, tanongin mo sa Bible, ni isang Bible character, walang kilala. Kailan mo ba si Abraham? Ah, hindi. Tapi Bible ba yan? Walang kilalang Bible character ni isa. Bakit? Hindi nagbubuklat ng Biblia. Paano kang lalago? Amen? Eh, pastor, nagpapasa naman ako ng Bible sa cellphone. Oo. Eh, paano kung may notification bilang ting? Ting! Distract na tayo, distracted na tayo. Kaya masarap niya saan, magbasa ka ng ganito kasi dito walang distraction eh. O, wala akong maririnig ng ting! Uy! May pitch na. Amen? Amen! Amen na ba? O, kaya ho, mga kapatid, kung mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo ang Word of God. Bakit? Kasi, sa pagnagbasa ka ng Bible, mga kapatid, dyan ka bibigyan ng wisdom, ang sabi nga ng Bible, the entrance of His Word giveth light and understanding. So, pagka ang salita ng Diyos, naiintindihan mo, nakikinig ka,
Naiintindihan mo, pumapasok sa iyong puso ang Word of God, i-epekto to sa iyong buhay. Yes. Alam niyo kasi si Satanas, dinanamo niya ang Word of God. Yung oras na nakinig ka ngayon, pagka hindi ka masyadong nakinig, hindi mo tinandaan. Pag lamas mo rito, nakakain ka lang ng lechip lang, sarap, ano mo tayo na yan? Yes. Ang totoo lang. Nakakalimut. Pero pag nakinig ka, isinulat mo, number one points, God, sabi niyo, God. Ang ibig sabihin pa lang God, God's word. Oh, obey, read. Ah, alam ko na, committed ako sa salita ng Diyos. Committed ako sa pagsunod. At hindi lang yun. Yung aking dreams, yung aking mga pangarap ay matutupad kasi committed ako sa word of God. Committed ako sa God. Amen! Yan ang sinasabi ng Bible sa Habakkuk chapter 2. Ang vision, ang pangitain ay tiyak na matutupad. Hintayin mo lang magaganap sa tatlang panahon. Amen! Mangyayari yan. Hintayin mo lang. Pero may right time. So mga kapatid, ano ba nang yung dreams? Kung dreams mo, gusto ko magkaroon ng bahay, gusto ko makadali ng ganito, gusto ko magkaroon ng negosyo, gusto ko magkaroon ng apartment, anong dream sa buhay? Kapatid, ang kailangan mo number one, you must be committed to God. Sabi mo, you must be committed to God. You must be committed to God. Sabi mo rin, sabi mo, brother, sister, number one, you must be committed to God. Hallelujah. Ha? Magka-committed ka kay Lord, ano ang dream mo? Matutupad yan. Amen. Amen. Kahit kung minsan, ang tingin ng sa'yo, alam niyo ho, kapatid, pagka ikay committed mag-serve sa Lord, alam, naalala niyo po, naalala ko po nung ako'y committed sa, dahil nag-serve ako sa Panginoon, ako'y nasa Pilipinas, aba? Nung nagsimula po ako sa ministry, talagang, pag nangangaral ako, nagpipreach ako, bay, yung tao nakangiti, hindi lang sila nakangiti, yung sapatos ko nakangiti na rin. Kasi nakangano, umahanga. Sa tuwi kami, kumapacheck na nila, ikaw naman ang sapatos ko, tumatawa rin. Pero, hindi ko pinapansin yun kasi, ang importante sa akin, committed ako sa Panginoon. Amen! Oh, hindi ko iniisip yun. Dati, yung mga namumroblema ko, ano ba yung susuot mo, damit mo, mga kakainin mo, yung aming tirahan, ano? Yung tinira namin sa stop house sa San Miguelo, may bahay kami, stop house, pag umuulan, yung kasi ho, yung bubong mapapa. Tapos ho, kugon yung ate. Alam niyo kugon? Yes. Alam niyo may kugon? Yes. Ngayon, pag umuulan, tumutulog. Kaya ako yung aming, praise God, yung aming kaysa may kinutubuan ng mga kabuti. Oo. Kaya meron ako, huya! Tapos so, yung aming mga tabo, yung aming mga banyera, yung aming mga timba. Nandiyan, mga kasabi na nalang, no? Ba? Nai-deparasyon kami sa Christmas. Buhay namin yan. Pero mga kapatid, sabi ko, Lord, ano man ang mangyari? May allowance o wala? May problema o wala? Pinagtatawanan mo ng mga tao, sabi nila, anong nangyayari sa buhay mo? Paglilingkod pa rin ang sa'yo, committed pa rin ang sa'yo. Sabi ko, Lord, isang araw, dadalhin niyo ako sa misyon. Hallelujah. Tinupad ng Diyos ang aking dream. Amen. Tinupad ng Diyos sa Espanya. Glory to God. Nakilala ko kayo. Nagkasama-sama tayo.